Yo, guys! Check, kamusta mga idol? So, ayan, mag-update tayo ngayon. At tanong ko lang sa inyo, sino ang mga na-liquidate dyan, mga Lodi, sa pagbagsak o sa pag-dump, no? Sa pagbaba ng BTC, mga Lodi. Kung titignan nyo, gravities, no? Ayan, biglaan, mga idol. Dito, pag-dump nyan, may mga na-liquidate na dyan agad, mga Lodi. Tapos, nag-try ulit sila. Akala nila, oras na para mag-long o pataas na dahil dito sa senyas na to, ayan, pataas na daw. E biglang, umaba pa rin mga Lodi tuloy-tuloy dahil dito, ayan, pataas na, mayroon ulit mga nag-long at nabigo na naman. Ang bumaba hanggang ngayon dahil mababa pa rin ang BTC. So marami na liquidate mga Lodi. Ito nga, nakalagay nga dito, $280 million mga Lodi. In longs, liquidated, and this is our chart. So mga Lodi, grabe yan. Kung titignan nyo yung mga na-liquidate, madami. Isa na ako dyan. Ayan. Ito yung kahapon ko. Ayan. Meron tayong talo na 2-12, mga Lodi. Ang ganda na sana ang performance natin. Puro blue na tayo ng tatlong page eh. Tapos, ayan. Nag-damage na naman tayo ng dalawa. Pero ngayon, ayan. Bumabawi, humahabol. Meron akong isang current. Ayan. Medyo positive naman siya. Naka-short. So, waiting lang tayo mga Lodi, no? Pero syempre, dahil nga mababa lang yung leverage natin, nasa 10 times lang tayo. So, talagang survive lang naman tayo mga idol, no? Ayat ayan, medyo kumikita pa rin naman tayo dyan. Kahit na medyo may natatalo, may nananalo. So, hindi naman 100% na panalo. Lagi namin sinasabi yan sa copy trading, no? Pero ngayon, bumabawi tayo mga idol, no? So, ayan. Grabe, no? Grabe yung kahit yung mga ibang ano natin. Ibang altcoins, no, bumaba rin sila lahat, sumunod sila halos sa BTC. Alam nyo ba mga idol, etong chart na to, etong, saan ba yun? BTC, ayan, nung pumalo yan dito mga Lodi, nung pumalo siya, sabihin natin 7 days tayo. Ayan, yung umangat siya dito mga Lodi, yung portfolio natin na gain ng 20,000 plus. Mga idol, no, yung portfolio natin. So ngayon bumaba siya, ayun. Mababa, natalo ng yung 20,000 plus na na-gain niya is binawi din. Ngayon, ganun pa rin. Nabawasan tayo ng 20,000 plus. Binabawi lang mga idol, no? Pero sabi ko nga sa inyo, yung sa portfolio natin, hindi natin yung ginagalaw. Pinapanood lang natin siya na lumalaki, bumababa. Pero dahil lang inihintay natin is yung bull run mga idol, no? So ayan, hindi ko gagalawin yun. Nagatula pang million yun mga Lodi. No, so ayan. Ayun yung ano natin dito sa ating BTC mga Lodi, no? Tapos ayun din yung report ko sa inyo sa ating BitGet mga Lodi. So wala pang mga crypto exchange diyan. Andiyan yung link natin sa baba mga Lodi, no? Tapos eto na tayo mga Lodi. Balitang Axie muna tayo bago tayo mag global news. Grabe mga global news natin. So ito, Axie Infinity Origin Season 3 rewards will be distributed within 14 days. So dati sobrang tagal, inaabot ng buwan. So ngayon 14 days. Dahil ayan, no, please note that you have until April 22, 2023, 1:30 p.m. to attach, update, confirm the correct link Ronin wallet that is based on your origins game leaderboard after this period. Whatever Ronin wallet link to the origins accounts will be the one that received the AXS should be paid out within 14 days, mga Lodi. So ayan, ha. So dati, halos sobrang tagal, naabot nga ng 2 months dati para makuha yung ano eh, makuha yung reward natin. So ngayon, 14 days mga Lodi, makukuha na daw yung ating reward, no? So ayan. Ito naman, yung ating Beast Class, no? Shoutout nga pala kay Warded mga Lodi. At ito si Axie Sensei, meron din siyang news, tinag niya tayo dyan. Beast Class lovers, this is for you. Beast Blitz is a 2-part special event. Ito sinabi natin to kahapon mga Lodi eh. Diba? So hanggang May 5 yan. Yung part 1, tapos yung part 2, doon na, no? Magkakaroon na ng mga magigain doon, mga Lods, no? Ayan, no? Beast Blitz Event Part 2 to have SLP reward. So, yung part 2, magkakaroon na ng SLP reward. Part 1, isabi nga nila, wag daw palampasin to dahil makakuha tayo dito ng mga something na gagamitin natin sa part 2. So, ayan, no? Warm up. Yung warm up natin, mga Lodi. So, ayan, ha? Ayan yung sa ating Axie Infinity, mga Lodi. Ngayon, mag-global news tayo, mga idol. At, medyo malupit yung global news natin ngayon. Ito mga Lodi, ipi-play ko lang ha. Ayan. So ito mga idol, kala nyo sa ano to mga Lodi. Baka isipin nyo ano to. Yung World War Z ni Brad Pitt, no?
Hindi, mga Lodi. Ito yung Stampede. Mga idol at napakadaming namatay dito sa ano to. Sa Yemen, 78 people killed, mga Lodi, no, sa Stampede. Ayan, kung titignan nyo, ang daming naipit. Ang daming namatay, mga Lodi. Kasi nga, kakatapos lang ng Ramadan nila, mga idol, namigay ng parang mga ayuda. No, tas yan, nagka-Stampede nung namimigay, mga idol. Parang nagunahan sila, nagtakbuhan, at sobrang daming namatay. Dito 78, dito sa pangalawang news, 85 na, mga Lods eh. Ayan, no, makikita nyo. Stampede kills 85 and injures 100 as Muslim plaque for free food during Ramadan in Yemen, mga Lodi. Kasi parang mga ano ito eh. Siyempre, pag Ramadan, di ba, yung mga gutom na gutom ka pa, di ba? Ba, nag-aano sila doon, nagpa-fasting ata. Oh. Tapos, biglang magkakaroon ng Stampede kasi mamimigay sila ng ayuda. So, ayan yung nangyari, mga Lodi. No? Halos, yung latest report is ano 85, no? 85 yung namatay. Kasi kanina pa tong ano natin eh, 78. So, ngayon nadagdagan na mga idol, no? So, hindi natin alam kung ano yung mga susunod na balita rito mamaya. Si check natin, mga Lodi, no? Tapos eto, mga Lodi, grabe rin yung nangyari dito, mga idol. Eto si Rudolph. Itong incident na to, mga Lodi, nangyari pa siya noong July 1, 2019, no? Tapos nakulong to si Rudolph, mga idol. Pero yung body cam, yung surveillance cam ng pulis, ngayon lang nilabas yung video na to, mga Lodi. Nung Sunday lang nilabas yung video na to. Pero nung 2019 pa yung kaso na to, pero yung nilabas yung video nung Sunday lang. So ito, mga Lodi, si Rudolph. Ayan, parang sinita siya ng pulis eh. Okay. So anong nangyari? Okay pa nung una niyan, mga Lodi, nagbibiroan pa sila. Nagtawanan pa nga sila sa Rudolph eh. Ayan, nag-ano pa eh. Kaya lang nung tinanong nung pulis kung meron siyang marijuana, doon na uminit yung usapan nila, mga Lodi. Tapos ayan, tignan nyo, ito yung sa gilid ha. Pinatakbo kasi ni Rudolph yung ano, mga Lodi, yung sasakyan niya habang nakabitin yung pulis. Yung pulis naman, binunit yung barrel. Ayan, babarilin siya, mga idol, no? Ayan, uminto siya nung tinutukan siya. Pero nung bandang huli dyan, mga Lodi, talagang pinaharurot niya yan. Ayan, tapos pinutukan na siya ng pulis, mga Lodi, habang, ayan, no, tumatakbo. Pinuputukan siya ng pulis, tapos nalaglag na yung pulis pagliko, mga Lodi. So, ayan. Pero si Rudolph, mga Lodi, kahit na baril siya, isa, alam ko, buhay siya, nakulong pa siya eh. Tapos, ayun lang. Ngayon lang nilabas yung ano na to, yung kaso na to, yung video, mga Lodi, no? Ayan, ha? Grabe, yung mga news natin. Tapos, eto. Hindi ko alam kung matatawa ako dito o malulungkot ako sa balita na to, mga Lodi. Eto yung presidente ng ano, mga idol. President of South Sudan. Naihisa sa lawal, mga Lodi. Yung cameraman at yung mga crew inaresto dahil hindi nila na-edit yung video na nakuhaan na naihi yung presidente sa lawal, mga Lodi. Di nila nakat agad eh. Dapat nalipat na agad yung camera sa iba. Mga sa iba, no? Kasi ayan, mga Lodi, naihi siya sa lawal. Ayan. Naihi siya sa lawal, di ba? Ang kulit kasi, ba't siya naihi sa lawal? Di ba? Hindi naman agad mapapansin ng cameraman yun kasi ang focus ng cameraman yung bawat dulo ng camera kung nakukuha lahat ng tao o ng lahat ng gusto niyang kuhanan. Eh, naihina to sa salawal, mga Lodi. Di ba? So, hindi pa napapansin ng camera. Nung napansin ng cameraman, sa kanya pa lang nilipat at tinutok dito kay Macho Man. So, ayan ha. So, ano nangyari yan, mga Lodi? Nas napalabas sa TV, inaresto yung cameraman tsaka yung mga crew. Dahil di nila na-edit agad, napakita nila yung pag-iisa sa lawal ng presidente. Epic pili. Sana ito, mga Lodi, ha? Presidente ng South Sudan yan, mga Lods. No? So, ayan, ako, yari sila. Alam nyo kasi, bilang photographer, naging photographer din kasi ako, mga Lodi. Ang focus ng photographer lagi, yung nagsasakupan ng lente. Hindi na siya masyadong titingin dyan, basta alam niya na malinaw na yan, nakasetup na yan. So, yung kinukuhanin niya, yung mismong sakop, ayun yung nakapokus dyan. Hindi mo, kailangan naman mag-focus kasi sa lawal ng presidente, di ba? So, hindi niya naman focus yun. Eh, natuloy. Ngayon, nung buti nga, nakita niya, tapos, di ba, nilipat niya sa iba. Doon ako natawa eh, nung nilipat niya na sa iba eh. Tinutok niya na kay Michael Jordan eh. Oh, di ba?
Oh, ito grabe oh. Si ano, Terminator mga lodi. Na ano, na black. Oh. Grabe oh. Oh, tapos yun na. Kaya lang inaresto pa rin siya. Kawawa naman yung cameraman mga idol. Tapos ito mga lodi, ito nagano to. Lahat ng new news ko sa inyo mga lodi, ano to ha, trending ha. Tsaka ano, mga ngayon lang lumabas to. So ito mga lodi, flash in a sky over Kyiv due to NASA's satellite failing. Ayan, city administration says mga lodi. So nagkaroon na nga, panoorin na lang natin. Toto. Nagkaroon ng mga ano to, ingay sa social media. Grabe, gabi, no? Tapos biglang, kala mo si Vegeta bumaba, no? Yung ano niya, yung capsule ni Vegeta. So, anong nangyari dyan, mga lodi? Ang sabi daw nung NASA ay satellite daw yan. Pero maraming nag-research, alam nyo naman yung mga netizen, na hindi naman pala tumatakbo o nag-umiikot yung mga satellite sa parte nung Kyiv, no? Nung Ukraine. No, so parang ang nangyayari, meron silang tinatago mga idol. Tsaka marami nagsabi sa dinami-dami ng babagsakan ng satellite doon pa sa merong gera. Mga lodi, what are the odds? Sabi nga nila eh, what are the odds, man? So ayan, maraming hindi naniniwala, sabi nila merong mga tinatago. May tinatago daw mga lodi, no? So ayan. Ano kaya? Ito 'yun, no. Nawala naman daw hindi raw kasama yung Ukraine, hindi umiikot doon yung satellite mga lodi. So bakit doon bumagsak, 'di ba? So ayan. So maraming naniniwala, maraming hindi naniniwala mga idol. Ano masasabi niyo doon? Sinisikretuhan na tayo ng gobyerno noon, pero nasa kasi 'yun eh. Ayan ha. Ito mga lodi, alam naman natin yung BRICS. Kaya lang mayroong prediction yung mga nasa BRICS daw, no? Mga eksperto. Sabi nila, masusurpass daw ng BRICS yung G7 sa pagdating sa growth ng global economy, mga lodi, no? So lalampasan nila yung G7. Ano ba yung G7, mga idol, na gustong lampasan ng growth ng global economy ng BRICS? So sinerge natin yan sa ChatGPT, ayan. So G7, ito yung intergovernmental organization consisting of the world's 7 largest advanced economies. So ito yung mga 7 largest advanced. Canada, France, Germany, Italy, Japan, the United Kingdom, and the United States. No? The group was originally formed in the 1970s as the G6, pero nung sumali yung Canada, nung 1976 to become the G7. So ayan mga lodi ha, mauusadan daw ng BRICS yung pagdating sa global economy, yung growth doon, lalampasan nila yung G7 mga lodi. Ayun yung sabi ha, dito mga idol. No? So ito na. Last news natin mga lodi sa lahat ng merong hold na gala dyan. Importante ito mga idol, no? Introducing gala version 2. A new era for the gala games ecosystem. So ang parang pinaka point lang dito mga lodi, yung gala na ngayon na hawak natin, mapapalitan na yan ng gala version 2. So anong gagawin natin para may airdropan tayo? Kasi lahat ng address ng gala natin dun, parang yung 1:1 yan eh. Kung ilan yung gala mo, kunyari meron kang 1,000 gala. Pag napalitan yan, 1,000 gala pa rin yan ang version 2, mga lodi. Hindi ko alam kung may bonus pa sa airdrop ha. Kasi sabi dito, you must remove your gala from any liquidity pools or smart contracts before the snapshot on May 15. As we cannot guarantee the gala drop to liquidity pool contract will be recovered. Recoverable pala. It's better to be safe than sorry. So kung kayo, yung mga gala nyo is naka-stake, tanggalin nyo muna mga lodi, no? Para matrace. Kasi meron ding mga mga lods eh. Meron ding kasing mga crypto exchange na, kasi maraming crypto exchange, di ba? So halimbawa, wala ka sa Binance or meron kang mga ibang crypto exchange na meron kang gala doon, mga idol. I-announce nila yan bago May 15 kung magpa-participate sila sa event ng gala na to. Halimbawa, coins.ph, ayaw nila, hindi na, kung meron kang gala doon, di ba? Hindi kami magpa-participate dyan, ganyan-ganyan, sasabihin. So, ilipat mo na yung gala mo, di ba? Tapos, tanggalin mo sa mga naka-stake, ganyan, mga idol, no? So, ako, yung gala natin, naka-stake eh. Pero, earn lang naman to, mga idol. So, yung earn natin, pwede naman natin agad siyang i-redeem, no? Ayan, no? Dito, halimbawa, ayan. So, i-redeem natin yung gala natin.
Pero sa May 15 pa naman, so sayang-sayang kasi. So, meron, ayan oh, dito, pwede natin i-redeem dito yan. So, sayang, so hindi ko muna i-redeem. Pag malapit na, saka ko na lang i-redeem. At lilipat natin sa payat, no? Sa payat and spot. No, kasi nga, dun dapat nakalagay. No, wala sa mga ganito, sa mga staking, sa mga ganyan, no? So, once na matrace yun, kasi meron tanong dito, mga Lodi, eh. Ayan, sabi dito, may mga tanong, oh. I own Gala. Is action required on my part to ensure I receive the Gala B2 token drop? Kumbaga, may gagawin ka pa ba? Ang sabi naman, wala nang gagawin. Basta as long na is not currently used in any liquidity pools or smart contract, you won't need to do anything to be eligible. So, kung ilipat, kung meron kayong mga ano, kung meron kayong mga Ledger, Trezor, doon yung lagay. Kaya kung nasa Binance naman kayo, doon yung lang ilagay. Basta wag nyo lang i-stake muna. What can I do with Gala B1? Ano raw gagawin sa lumang Gala after the new token drop? Absolutely nothing, as it will be, have no support or usability. So wala nang bilang yung Gala, no? Kaya kailangan talaga, mga Lodi, isa nasa wallet nyo yung ano nyo, yung Gala nyo, at walang ginagawa. Nakatambay lang doon bago mag-snap, ang tawag doon, snapshot, no? Saan ba 'yon? Before snapshot nga, ayan, before the snapshot. Sa May 15 pa naman, mga Lodi, no? Pero mas maganda kung bago mag-May 15, kahit mga May 10, pwede nyo na ilipat, tanggalin nyo na kung naka-stake, no? Ayan, importante yan, mga Lodi, ha? Tayo kasi merong Gala, eh. So, ayan, mga idol, no? Punta na tayo dito sa ating mga... Ito pala, mga Lodi, kaya nandito na to si Wojak. Papakita ko sa inyo, ha, mga Lods, ha? Merong mga meme coins na talagang pumatok ngayon, mga Lodi. Ano ba yan? Ayan, yung Pepe. Yung Pepe coins, mga Lodi, grabe. Yung Pepe coins na ganito, 400% nga to, eh. Nga? Nag-400% tong Pepe na to, mga Lodi. Ano pa ba? Si Wojak, mga Lodi. Asan na ba yun? Ba't ganun? Ayan na to. Si Wojak. Ayan, si Wojak, mga Lodi. Dagano din yan, nag-pump din. Pero kahapon kasi to, mga Lods, eh. Talagang nagpa-pump sila. So, sino ba si Wojak, mga Lodi? Eto, si Lord Wojak. Pinapanood ko to kasi nakakatuwa to, mga Lodi, eh. Nakakatuwa yung mga story niya dito. Meron ding mga life story, comedy. Meron ding sa crypto. Madami, mga idol. So, nagulat ako. Biglang may nag-pump na Wojak na coin. Sabi ko lang, may Bitcoin pala si Wojak. Tapos tinignan ko siya sa ano. Tinignan ko sa spot. Dito sa BitGet, meron siyang ano, meron, mga Lodi, gravities. Ay, ba't dito? Dito, spot trading pala. So, sa spot trading natin, Wojak. Ayan, oh, meron, oh. So, negative na siya ngayon, 21. Pero, kahapon, mga Lodi, pump yan, mga Lods, no? Nagulat ako, eh. Sabi ko, labi, Wojak pala. Sana na bumili ako. Idol ko pa naman to si Wojak, oh. Nanonood ako nito. Tontuwa ako sa mga istorya dito, mga idol, eh. Ayan, oh. So, may mga crypto rin dito na istorya. So, ayan. So, yun na tayo, mga Lods. Punta na tayo sa ano natin. Ang galing, eh. So, ito. Basa-basa na rated tayo. SP. Ayan, no? So, bago natin pusuan, sa baba muna tayo, mga Lodi. So ayan, si Daddy Day Out, ayan, shoutout sa'yo, idol, magandang araw. Daddy Axie, J3 Internet Cafe, Teo Achiko, Purse, astig na mukha mo dyan, sabi si Mario. Kahapon si Mario tayo, ngayon si ano tayo, isa tayong clown. Bagong runes lang yun, no? Ayun ba yung hula nyo, mga Lodi, sa ating mystery box? Si Keltisay, ayan, Super Mario Present, Mr. Suave, ayan, si Kasin Vlog, Saitea. Robhal, oy, cannot please everybody. You cannot please everybody, body idol. Gawin mo na lang talaga gusto mo. Totoo yan, mga Lodi, no? Ngayon, lagi yung tatandaan. Hindi na, kasi kung nalulungkot ka, may problema ka, hindi naman makatulong sa yung mga tao na yun, eh. Mga Lodi, no? Talagang hindi mo... parang para sa akin, may mga nakatadhana talaga na talagang tunay na kaibigan mo lang, eh. No, pero yung mga iba, tropa-tropa, pero yung talagang solid, nako, bira, onti lang yan, mga idol. No, doon lang tayo bumase, eh. Doon lang yung mga tropa natin dapat. Ayan.
XRP, $10 positive this year, Idol Jeb. So, ayan. Si Lofi. Aba, bendeta lang ang Peg Master Jeb. Si Dead Bud. Parang ngayon ko na lang ulit nabasa itong si Dead Bud, ha. No? Dati nag-comment na to sa akin, eh. Shoutout sa'yo, Idol, ha. Idol, kulang na lang. Blind items, complete na recados na. News mo, ayan. Dami nga, naghahanap tayo ng mga news lagi para sa inyo, mga Lodi, no? Next YouTuber na yung anak mo, Kuya Jibs. Pwede ko na kayo pamanan sa kanila to, yung channel ko, yun. What's up? I'm back, Idols. Yun to, si Marvel Sebo. Ayan, Idol, kamusta? Tapos na ang season, lagapak ang rank. Kulelat, nakuhang reward. Apply ka kayang researcher sa TV Patrol at 24 oras. Para naman gumanda-ganda at exciting ang bali. Alam nyo mga Lodi, meron ako nabasang tweet, ha. Once na pinalitan ng AI yung mga news, kunyari gumawa ng sariling news yung news center yung mga AI, mga Lodi, matatabunan lahat ng ano, ng mga nagbabalita, mga Lodi. No? Kasi isa mga AI, talagang solid yun. Yung mga information, walang tinatago, walang something, kung ano yung nakita nila, kung yung research nila, yun yun. Hindi sila binabayaran para magsinungaling. No, kaya kung sakaling magkakaroon ng news tapos AI yung nagpapatakbo, mga Lodi, nako, matatabunan yung mga nagbabalita ngayon, mga Lodi, mauubos sila. Hindi na sila papanoorin kasi parang alam nyo, wala naman kasi talaga mapapanood na news, eh. Kundi mga napapanood na sa TV pala, di ba? So wala ka ng choice. Sila yung mga nagbabalita, so kailangan mo silang panoorin. Hindi, kahit na alam natin na minsan hindi, kumbaga, may bias or something, nasa iyo na yun kung maniniwala ka o hindi. Pero merong doubt, di ba, sa binabalita nila. Pero once na AI na yung pumalit dyan, mga Lodi, nako, talagang ano yan, malamang wala nang manood dun sa mga yon, mga Lodi. Ang laman ng box ay kasambahay na nakakostume ng bunny. Ayan, sabi ni Chris Cilindro. Ayan, mukhang bunny. Grabe, mga napapanood natin. Mga bunny, mga nurse. mga nurse, mga pulis na ano, no? Chiquito. Yun na. Si Future Mindset, Jerry Beniventura. Lupit talaga ng hairstyle mo, kaya Jim. Ang init kasi kahapon, kaya nakatali yung buhok natin. Yan. Kuya Jeb, yung surprise ba yung tumulo ang mga coins ngayon? Good timing din, nakabili ako. Nang mura-mura ulit, ayan. O, diba? Sakto yung bili mo, Idol, ha. No, bumagsak eh. Pero, mga Lodi, kung titignan nyo, ha. Ngayon kasi, nakikita natin yung sobrang volatile ng BTC na talagang pababa siya ngayon, mga Idol. Bagal naman ang net ko. Ayan, pababa siya ngayon, di ba? Pero kung susumahin natin, last, mga nakaraang buwan, mga Idol, ayan. Ha? O, yung mga nakaraang buwan, mga Lodi, sobrang volatile pa. Ayan, February. Di ba? Talagang nasa baba pa tayo, eh. O, nung nag-March nga, o, last month lang, mga Lodi, March 11. O, di ba? So, nasa baba tayo. O, ngayon, April, ayan na, 'di ba? Tumataas pa rin tayo. Hindi naman kung i-zoom out mo, mga Lodi, positive pa rin tayo. Syempre, kung naka-zoom in ka or naka 7 days ka lang or 24 hours, makikita mo talaga na mababa, 'di ba? Pero kung last month, 'di ba? 30 days, kulay green. 'Di ba? Kulay green 'yan, mga Lods. Yeah. We play together, shoutout sa kay Yasir Arafat. Jesser Villamer, Idol, what if yung pinapahulaan na mystery box ang laman, pang-upgrade ng Axie parts. O di kaya, new pre-Axie. Like nila baba yung mga starter Axie na free. Ah, oo nga, no? Pwede, no? Yung mga starter Axie na hindi pa natin nagagamit, no? Yung mga kakaibang starter Axie meron dun, eh. Hindi pa lumalabas, eh. Malay mo, ganun, no? Pwede, ah. Si Raps, Raspi, filter mo. Shoutout si Idol, ha. Mikey Pakulanang. Ayan, sulit news mo, Lodi. May sports news na ngayon. Ayan, no? Ngayon wala tayo nakitang sports news, eh. Hanap tayo. Nintay ko yung laban ni Garcia tsaka ni ano, eh. Ano bang pangalan niya? Basta yun, yung kalaban ni Garcia na negro. Yeah. Congrats sa lahat ng nag-grind sa S3 at salamat sa upload ulit, Kuya Jebs. Ayan, si Taurus Knight.
Dinabster always yan, idol, shout out sa iyo. Chillionaire. Akala daw artista. Sabi niya, no? Lods, bagong gupit ka ba? Pwede ba long hair dyan? Pero iba ang hair na lalabas. Pwede, idol. Maraming ano, maraming filter, no? Marami. Yan. Si Bash Basista. All right, my sports news. My sports news. Hayaan mo lang sila, Kuis, magsakitan sa NBA. Masakit din mga penalty piece ng mga yan. Oo nga, no? Lalaki yan. Okay lang yung mga gulangan nila. Huwag lang mangyari sa NBA na may ma-injury ng matindi o worst, may pumapanaw sa mismong laro. Grabe yung may pumapanaw sa mismong laro. Ang pinaka nakita kong injury dyan na sobra yung kay Paul George. Nanonood ako nun live. Tapos biglang yun, nakita nyo ba yun? Yung nakirig yung paa niya. Naging kirig eh. Ayan, oh, grabe yung paa ni Paul George dun, mga lodi, nang napangiwi ako ron. Sabi ko, oh, what is that? Nangyari dun? Man, tapos inulit-ulit pa, nireplay-replay. Sabi ko, ayan, oh, ayun yung pinaka-injury na nakita ko na Makati dun, mga lodi, no? Ayan, grabe yung kay Paul George na yun. So, ayun na mga lodi, ha? So, ngayon, sana na-enjoy nyo, mga lodi, yung mga balita natin sa Axie. Oy, may mga gala coins dyan, no? Ilagay nyo na o tanggalin nyo muna sa mga liquidity pool, no? Ayan, tapos yung news natin dito sa BRICS at sa G7. At eto mga lodi, ako sa tingin ko ano to eh, alien. Alam nyo ba, di ba dati tuwing may gera doon tumapasok yung mga alien, mga lodi? Ano kaya yan, no? Grabe, hindi sila naniniwala kasi eh. Yeah. Tapos eto, inaihisa sa lawal talaga, oh. Grabe talaga si Preso. Ang kulit mo, press. No? Ayan. So, chinecheck lang natin yung mga balita. Tapos ito, mga lodi, yung maraming namatay sa stampede sa Yemen, mga idol. No? So, ayan. Ayan yung mga news natin, mga lodi. Bukas ulit, maraming salamat sa mga nanood sa akin. At magandang araw sa inyo, mga kapatid.